paano gumawa ng GCash account gamit po ang ating cellphone? Kung meron ka pong GCash account at gusto niyo pong mag-add, sundin niyo lang po ang gagawin ko. Open lang natin ang GCash. Kung wala pa po kayong GCash, pwede niyo po itong ma-install sa inyong mga Play Store o kaya sa inyong mga App Store. Click na po natin ang GCash. Click GCash. Ilagay lang po natin dito yung phone number na i-register natin sa ating GCash. Then, click natin ang next or itong arrow. Magpapadala po ng 6-digit code si GCash dito sa number na i-registered natin. Ilalagay lang po natin dito sa box yung 6-digit code. What would you like to do with your account today? New account, recover account. Piliin po natin itong new account. Ilalagay lang po natin dito yung birthday. Tsaka, are you a Filipino? Birthday guys. Yung birthday, itap lang natin itong parang calendar dito. Then, iselect nyo po yung birthday nyo. Naka-blur dyan para sa aking privacy information. Click natin ang okay kapag okay na guys. Are you a Filipino? Kung oo, click niyo po yung yes. Click confirm. Tell us something about yourself. So, kailangan po natin itong pilapan. Personal information. Ayan. First name, middle name. Kung wala po kayong middle name, itap niyo itong box dito. May nakalagay dito na I do not have a middle name. Then, last name. Fill upan ko lang guys yung sa akin. I-blurred ko po ulit guys para sa aking personal information kasi hindi po ito pwedeng ipakita. Email. Ilalagay nyo lang po dito yung email address nyo na active para once na hindi nyo po ma-open ang inyong mga GCash account ay pwede nyo po ito ma-recover using your email address. Main source of funds. Click natin itong arrow dito, pababa. Ito po yung pwedeng pagpilian, allowance, campaign funds, cash on hand, commission or incentive. Ayan guys, marami dyan. Sa akin guys, pipiliin ko dito ay itong personal savings. Current address, ilalagay nyo po dyan yung province nyo, city or municipality, barangay, then zip code. House number and street address, ilalagay mo lang po dyan. Permanent address, iba po kasi yung current address sa permanent address. Halimbawa guys, andito ka sa Manila, tapos yung permanent address mo nasa Pampanga. So magkaiba guys, pero kung nasa Manila ka, then yun din yung current address mo at yun din yung permanent address mo. Lagay nyo na lang po ng check itong same as current address. Do you have a referral? Option na lang po ito guys, itong referral. Kapag wala ka naman pong referral code, click nyo na lang po yung next. Review your information. So, kailangan nyo po muna siyang i-review bago natin ito guys i-submit. Personal information, i-check nyo po lahat. Ngayon guys, click na po natin yung confirm. Pero kapag meron pong mali dyan, click nyo lang po itong press back to edit your details, okay? Kapag meron po kayong na-fill upan dyan na mali. Dahil okay naman yung fill upan ko ngayon, click na po natin ang confirm. Set MPIN. Your MPIN is your password to GCash. Never share your MPIN with anyone. Ang MPIN guys, ito yung pin natin para ma-access natin or ma-open natin ang ating GCash. Click na po natin ang I agree to the terms and conditions. It's here introducing account secure para maging secure ang ating GCash account. Kung ito ang phone na gusto mong i-register, tumuloy. Kung hindi, mag-login gamit ang phone na gustong gamitin. Pwede nyo po siyang yes, register this phone. Then, pwede naman po itong no, back to login. Nasa sa inyo guys, kung gusto nyo pang i-register yung GCash account nyo, gamit po yung
cellphone na pinag-register nyo ngayon. Halimbawa guys, ito sa akin, yes, register this phone. Click ko na lang ito. Para guys, hindi siya ma-open, basta-basta gamit po ang ibang device. Then, click na po natin yung submit. Congratulations, account secure ka na. Ayan guys. So, ibig sabihin guys, nakagawa na tayo ng ating GCash account. Ayan guys, hindi pa verify yung GCash account natin na ginawa ngayon. So, gagawan ko po ito ng second video kung paano po mag-verify ng ating GCash account. Ito pong GCash account na ginawa natin ngayon, pwede mo na siya magamit sa pag-load, sa pagbayad ng bill, sa A plus rewards. Okay? Pero hindi pa tayo makakapag-send ng pera, makakapag-borrow, makakapag-transfer, or makakasave ng pera kasi hindi pa tayo dito verify. So, gagawin ko po ito ng tutorial kung paano mag-verify ng ating mga GCash account. Yan lang guys, sana po may natutunan kayo sa aking video. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Facebook page, nagtuturo po ako ng mga tips and tricks, tutorial video, pwede niyo po akong i-follow Positive Mind at sa aking YouTube channel, RK Willow, para lagi kang updated sa lahat ng tips at video tutorial na ina-upload ko. Mag-comment lang po kayo sa comment section kung may mga tanong kayo. And now, thank you for watching. God bless you all.